GFM. Sige na, tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang, ha? Oh, Lindsay. Eto. Ah, katabi mo na. Hi, Pangga! Hi, mahal ko! Oras natin, sumunod ka pala on Check Your Time. 30 minutos. Makalipas po ang alis stress ng hapon. 3:30 on the clock. Oras na yan, mahal ko. Hatid po sa atin ang MX3 Coffee ng Regent Potato Crackers. Thin in size, big on flavor. And ng Pearly C. Sa Pearly C, siguradong may tulong sa immunity para healthy. Mahal ko, isang magandang hapon po sa inyong lahat! Kamusta naman po kayo dyan? I hope you are doing fantastic ngayon pong araw na ito. Pero yung ating letter sender kasi medyo hindi doing fantastic, mahal ko. Kasi I believe she is lost at the moment. Puntahan natin at kawayan po natin yung mga tao po na hindi alam ang gagawin nila. Diba? Hindi alam kung saan sila lulugar sa buhay ng mga taong gustong-gusto nila or sabihin na natin mahal na nila, mahal ko. Hindi nila alam kung saan sila lulugar. Pwede ba silang magselos? Pwede ba silang magtampo? Pwede ba silang magalit? Kasi kahit na alam mo yun, pinaparamdam sa kanila na girlfriend ka, diba? Parang jowa kang itrato. Ang totoo, hindi mo talaga alam kasi nga wala naman kayong label. Lihim, lihim ng liham. Wala silang label eh. Itong si Jaisel at saka itong si Raniel, mahal ko. Yan po yung ating letter ngayon pong hapon na ito. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Jaisel, di ba? Iba kasi yung ano yung pagkakapronounce dun sa pangalan niya. Jaisel o si Raniel, mahal ko, ha? Ang hirap kasi, nung una daw, pinaparamdam daw nitong si Raniel na sobrang special ni Jaisel sa buhay niya. Pero, alam mo yon, laging kinakausap, laging tumatambay sa labas ng bahay, nag-good night, nagtatanong kung anong kumain ka na ba. Yung mga ganyang galawa ng mga lalaki, eh. Alam na this eh, na parang may paasa part. Yun yung tawag doon, may paasa part. Wow. Oo, pero tumagal, naging close na fall nga itong si Jaisel, mahal ko. Tapos, di ba, halfway through, mahal ko, nung kanilang siguro period together, mahal ko, na-discover po nitong si Jaisel, mahal ko, na merong cellphone, may tablet, syempre, may picture doon sa cellphone at saka sa tablet ng isang babae. Isang babae na parang alam mo yun, kinutuban daw itong si Jaisel na bakit may picture ka na sa cellphone mo, bakit may picture ka pa sa tablet mo nitong babae na ito. Ganyan. So, alam mo na, siguro girl's instinct, meron siyang ibang naramdaman sa puso niya, meron siyang ibang naisip tungkol doon, no, na parang may something tong babaeng to at saka itong si Raniel. Wow. So true enough, no, siguro sabi ng mga kaibigan, nako, may something talaga sila. Oo. At kahit anong sabihin daw nitong si Jaisel doon sa mga kaibigan na hindi, baka nga friends lang din sila, eh hindi niya naman matanggal sa kanyang puso at isipan yung katotohanan na meron din siyang ibang nararamdaman tungkol doon kay Raniel at saka doon sa babae. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Jaisel, mahal ko? Kasi kailangan niya daw po ng tulong nating dalawa. Nating dalawa, dadalawa lang pala tayo dito. Ano ba yan? Parang feeling ko may partner ako. Nakita ko kasi to si Rico eh. Nakakaloka to si Rico eh. Napapartner nating dalawa tuloy. So yun nga. Ano bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon nitong si Jaisel, di ba? Ikaw ba ay magle-let go na? Kasi hindi ko naman alam kung saan ako lalagay eh. Di ba? Hindi ko naman alam. Jowa ba tayo? Bakit ang clingy mo sa akin eh? Meron ka palang ibang picture dyan sa cellphone mo ng ibang babae. Ganyan. O sige, okay lang. Let's go. Let's do this. Maging close pa rin tayo kahit na nahihirapan ako. Which is which ba, Pangga? Saan ka ba lulugar doon kung ikaw yung nasa sitwasyon ng ating letter sender for today na si Jaisel, mahal ko? Basa tayo ng comments if ever man na mahal ko, meron kang gustong sabihin, meron kang gustong i-comment tungkol dito sa kwento natin, eh pwedeng-pwede naman yan. Punta ka lang sa facebook.com/energyfm1067. Lihim, lihim ng liham. Ang sabi ni Karen Alipio, naku maganda Lindsay, umiwas na lang para mawala na yung feelings. Sabi naman po ni Wen Zapanta, masakit girl, yung tayo lang nagmamahal, hindi tayo mahal ng taong mahal natin. Masakit po yun. Aww. Sabi naman po ni Basi Villaflor, baka mali lang yung pakiramdam mo, girl. Wow. Baka nga naman kasi umaasa lang tayo kasi nga may mga taong magaling ano eh, magparamdam sa atin na, alam mo yun,
clingy, ganyan. Parang may interest sa atin. Pero ang totoo, they're just naturally friendly. Ganyan sila pinalaki. Naturally, gentleman sila. No? Anong masasabi kaya ng mga kalalakihan dito? Kasi may mga lalaking ganyan eh. Tapos kapag tinanong mo sila, ano ba, may thing ba tayo? Sabihin nila, hindi. Nag-i-enjoy lang tayo. Masaya lang tayo. Yun yung masakit doon. Wow! Diba? Kasi all the while na naglalambingan kayo, all the while, akala mo meron siyang interest sa'yo, eh, masaya lang pala kayo with each other's company. Tapos, wala. Nag-i-enjoy lang pala kayo. Wala pala kayong, alam mo yun, hindi pala posible na magkaroon kayo ng label in the future. Aww. Yun yung masakit doon. Diba? Well... Yahoo! Kasi tinatanong niya ano daw masasabi ko eh. Wala ko, diretsa lang naman talaga dapat yung sagot, di ba? Kung hindi mo alam, kung confused ka, kung sa tingin mo eh, hindi mo alam kung saan ka lulugar sa buhay ng isang tao. Eh girl, umalis ka na dyan, umexit ka na dyan. Kasi ayoko sa lahat yung naguguluhan ako. Kung ako yung tatanungin mo ha, pinaka-ayoko sa lahat yung naguguluhan ako sa isang bagay. Lalo na kapag, alam mo yun, apektado yung feelings ko o yung emotions ko, yung pagkatao ko, mahal ko. Kasi isa lang naman yun, it's either gusto mo ko o ayaw mo ko. So pili ka sa dalawa. Magkaibigan ba tayo or may something tayo? Dapat doon pa lang, alam mo yun, regular na at normala nang sabihin mo sa akin kung ano talaga yung ano, lagay natin. Pero kasi, alam mo, dito sa sitwasyon ninyo, ikaw yung babae eh. So ikaw yung may karapatan na magtanong. Ikaw din yung may karapatan na maglagay ng period if ever man na gusto mo nang tumigil yung ganyang pagtrato sa'yo. Kasi girl, again, reminder lang ha, ikaw yung babae. Kasi kung pinapayagan mong guluhin nitong si Raniel yung feelings mo, guguluhin niya lang yan. Ikaw yung magsasabi sa sarili mo na, ay, teka lang, ayoko na ng ganitong treatment, ayoko na, stop na natin to. Dapat hindi ko na siya payagan na guluhin pa yung feelings ko. Huwag ka na mag-reply sa mga messages niya. Huwag ka na masyadong involved sa kanya. Wow! Kasi the more na ini-entertain mo yung mga ganyang magulo, paasa na mga the moves ng lalaki, and I'm speaking generally sa mga babae ha, kapag pinayagan po natin na guluhin ng mga lalaki yung feelings natin, eh, at hindi nila alam na meron tayong problema with that, eh, tutuloy-tuloy lang nila yan, mahal ko, di ba? May mga ganong kasing klaseng tao eh. Ay, okay lang pala sa kanya na ano, na mini-message ko siya na sweet ako. Ay, okay lang pala na nilalambing ko siya kahit wala naman kaming label. Diba? So, itutuloy at itutuloy niya lang. Magsa-stop lang yon kapag naramdaman niya na, oy, teka lang, pumapalag na siya. Oy, teka lang, ayaw niya siguro ng ganditong trato. Malalaman niya lang na ayaw mo, paano, sabihin mo sa kanya. Kasi minsan kahit iparamdam mo na nagiging distant ka na sa isang tao, may mga tao na wala, dead ma eh, diba? Nalalagyan lang ng clarity, clear line kapag sinabi mo na wait, ano ba talaga tayo? Bigyan mo ako ng label. Ano ba, may gusto ka ba sa akin? O alam mo yon, wala ba tayong pupuntahan? O talagang hanggang ganti lang, diba? Wow! Sabihin mo sa akin ng klaro, ano ba ang meron tayong dalawa? Kasi marami akong gagawin. Busy ako sa buhay, ganyan. Time is gold, no? So, dapat laging on time. Wow! Ay, sorry na. So, mga mahilig mal-late siya. Yes, Jim? Kamusta naman? Yung mga laging late dyan, Jim. So, yun. Ikaw lang yung mga kapagbigay ng ano dyan, ng clarity dyan, ng verdict dyan kung gusto mong magpatuloy pa yung ganyang pagtrato sa'yo ni Raniel. Kasi kung hindi, magtutuloy-tuloy lang yan. At paano niya malalaman kasi na may problema kung hindi ka magsasalita? Diba? Paano niya malalaman na meron na palang hindi ka komportable sa ginagawa niya kung hindi mo ipaparating sa kanya? Minsan kasi nagkakaroon lang tayo ng problema because we don't ask questions eh, diba? Pero yun lang naman yun. Kailangan mo lang magtanong. Itanong mo yung mga tamang bagay na dapat mong malaman. Yun lang, magtanong ka lang para malaman mo kung ano yung sagot, diba? Hindi yung tahimik ka lang, tinatanggap mo lang lahat. Kasi the more na tinatanggap mo lang lahat at hindi ka nagsasalita, mas mababiolate ka ng bonggang-bongga eh. Diba? May mga taong ganyan, yung freely binaviolate ka at dahil hindi ka nagsasalita, mahal ko, eh, nagtutuloy-tuloy lang sila. Which is, diba, yan yung magiging cause ng downfall mo in the future. Wow! Lalim naman nun, Lindsay. Downfall daw, o downfall. Ganyan. So there, yun lang yung masasabi ko. But then again, nasa'yo yung huling decision yan. Nasa'yo yung huling salita. Kasi sabi mo, kahit anumang sabihin ng mga kaibigan mo, eh alam mo pa rin naman sa sarili mo na gustong gusto mo pa rin siya at parang ayaw mo pa rin naman siyang iwan. Diba? So ikaw, mamili ka lang. Gusto mo ba magpatuloy yan na wala naman kayong label, umaasa ka lang forever? Eh nasa'yo na naman yan, diba? Wow! Ano naman tayo magagawa dyan kung yan yung decision mo?
Sana lang hindi mo pagsisihan kasi nasasayang yung oras, di ba? Time is ticking, sabi nga nila, clock is ticking. So there, nasa iyo pa rin yan, ha? Sana nakatulong ako kahit papaano. Lihim, lihim ng liham. Diba? Mahal ko, kung meron kang story na gustong i-share dito po sa programa natin, by all means, please do that. Mahal ko, i-share mo na yaaan. Punta ka sa lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, mahal ko, lihimnangliham1067@yahoo.com. Before I say goodbye, mahal ko, magbabaway muna ako at mag-hi muna ako kay Maria Calderon. Oo, si Jay Patuwig. Idol pa, shoutout naman po dito sa GPI. Sina Boss Oyao at saka si Jay ng Bulacan. Ganun din si Melanie Diaz, si Joanne, si Fiona Ragasa, and sino pa ba itong mga to? Ronnie Oro. Lindsay, pa shoutout naman po, watching from San Juan City. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana okay lamang po kayo wow! dyan. Oras natin, sumunod ka po noon, 41 minutos, makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:41, mahal ko, pangga. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay dito po sa Lihim ng Liham. Again, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Uy, susunod na si Jimbo at Sheena. Tutok lang. Lihim.